Hello guys, welcome back again to my YouTube channel. It's me again, Bamski Vlog. At ako'y magbabahagi na naman sa inyo ng dagdag kalaman, dagdag idea kung paano maggawa ng 90 degree sa pipe. Actually, nagawa ko na itong video na ito noong last month pa o noong nakaraang month pa. Kaya lang hindi ko na-actual yung pag-cutting ng pipe. So ang ginawa ko lang doon ay in-explain ko lang yung kung paano siya i-calculate. So dito ngayon sa ating gagawin, mag-actual tayo ng cutting sa pipe para makikita nyo kung tama yung ating gagawin na calculation. So alam kong marami na rin nakakagawa nito, lalo-lalo na dun sa mga experience na. So ito ibabahagi ko lang sa mga wala pang idea kung paano ito gawin. So sa video na ito, i-recap ko yung ating calculation at yung ating formula para madali ninyong maintindihan. So guys, bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe. I-click mo lang dyan sa baba, subscribe, at i-click mo na rin yung ating notification bell para ma-update ka lagi sa aking mga bagong videos na i-upload. At huwag mo na rin kalimutan mag-like at mag-share dun sa iba para makatulong naman itong ating video. So let's go guys, let's start. So guys, ito yung ating example ngayon na ating gagawing 90 degree one cut. Ang outside diameter nito is 88 mm. Simula dito sa ating gilid-gilid, yung outside diameter niya is 88 mm. So dito sa ating pipe ngayon, nag-divide tayo ng 12 division. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So 12 division. Yan. Gumawa tayo ng mga, minarkahan ko na yung mga center line. So para makuha ninyong bawat distance nitong ating 12 division, itong ating outside diameter is i-multiply nyo lang sa ating pi na 3.1416. Yan. Tapos i-divide ninyo sa 12 para makuha ninyong ating distance dito. So para makuha naman natin yung ating mga line degree, para makuha natin yung ating mga degree dito sa bawat line, so yung ating 360 na whole circle ay i-divide nyo lang sa ating 12 division. So ang resulta nyan is 30 degree kasi 12 division yung ating ginawa. So halimbawa, ito yung ating 0. So yan, ito yung ating 30, yan, 60, 90, yan, 60 ulit, bababa, 30, 0. Yan yung opposite natin ng ating 0 dito. Yan, paikot yan, 30 ulit, 60, 90, 60, 30 hanggang sa 0. So ngayon, kukuhanin natin yung kanyang saddle dip or cutback ng ating 90 degree. So para makuha natin yan, meron tayong formula nyan. So ito yung ating formula ng ating pagkuha ng ating saddle dip or cutback. Yan. Kung gagawa tayo ng 90 degree, yung gagawin natin ngayon is 90 degree. So 90 degree divide to is 45. So bawat side niya is 45. Pag i-decate na natin, magiging 90 degree na siya. So kung gagawa naman kayo ng 45, yan, 45 divide to pa rin. So 22.5. Yan, sa bawat side niya is 22.5. So ngayon, gagawa tayo ng 90 degree. So divide to is 45. So dito naman sa baba, yung 45 is gawin nating tan of 45 degree, kasi ito 45 degree na yan. Tan of 45 degree times outside diameter ng ating pipe divide to equals, yan na yung ating saddle dip.
So, kwentahin natin yung ating measurement kung ano yung answer ng ating saddle dip. Ayan. So guys, yung ating answer sa ating saddle dip sa ating 90 degree is 44 mm. So dito tayo, yung 44 mm yun na yung ating saddle dip. So dito natin ilagay sa 90 degree. Ayan. So magsukat tayo ng 44. Ayan. 44 mm tayo dito sa kanan. At doon naman sa kabila, sa 90 degree din, dito naman sa kaliwa, 44 din. So yan na yan, yung opposite niya dito, ito sa kaliwa, dito naman sa kanan. So ngayon, kukuhanin natin yung measurement naman niya dito sa ating 60 degree. Kung magkano yung isusukat natin dito, simula sa 0, dito sa center, simula rito, ito yung ating 90 degree. So dito naman sa 60 degree ang ating formula niyan. So ito yung ating formula ng ating pagkuha ng ating 60 degree kung ilan yung ating measurement pati sa 30 degree. So yung ating saddle dip na 44 degree 44 mm sa ating 90 degree i-times lang natin sa sine of 60. Yan. Yung resulta niya is 38.10. So sa kanyang 30 naman is 22 mm. So sa 0, yan 0. So yan yung ating i-apply doon sa ating 5. So dito sa ating 60 is 38.10. Sa ating 30 is 22. So yan. Ito 0 na natin, ito center natin. Dito sa ating side dito sa kanan. Natapos na natin yung ating pag-marking, dito naman tayo sa kaliwa. So yung kung ano yung 30 degree dito, ito ay 30 degree din, ganun din yung ating sukat, 22 mm. Ayan. Kasi pag ganun na siya guys, pag makating na natin yan, pag ilapat na natin yan, ay saktong 90 degree yan. So yung ating 60 degree 38.10. Ayan. Yung ating 90 degree ito na yun, 44. Yan, 60 degree. Yan, lagyan nyo lang guys ng mga degree dito para hindi kayo malito kung alam nyo kung saan ilalagay ninyo yung inyong mga measurement. So yan na siya guys, namarkahan na natin lahat yung ating mga line degree. So ngayon ikukunik natin yung ating line para kakatingin natin itong ating pipe. So yan na siya guys, kakat na natin yan, yung line na yan. One cut lang yan, tapos pwede na natin siyang gawing 90 degree. So ganyan lang yung ating 90 degree one cut. So yan, sundin lang natin yung mga yung formula guys, at siguradong makukuha ninyo yung tamang degree na inyong gusto. Kahit 45 or 60 degree, same pa rin yung ating formula. So yan, kakatingin natin, papakita ko sa inyo kung tama yung aking pag-layout. So ito na guys yung ating 90 degree one cut miter. May previous video na ako noon dito na ginawa. Ang ginawa ko doon ay computation lang. So hindi ko siya kinating. So sa pagkakataon na ito ay papakita ko sa inyo yung pagkakating. At saka ni-recap na rin natin yung ating formula. So yan, sundin nyo lang yung formula na yan guys. At siguradong makukuha ninyo itong ating 90 degree one cut miter elbow. So yan, iskwala natin. So yan. So
siguradong 90 degree yan. So yung ating dito sa pagkakating, so yun, sa pagkakating talaga yan. Pero yung ating layout ay talagang insakto yan, 90 degree. Kasi yung ginamit ko na cutting disc ay masyadong malaki. Itong cutting disc na ito. Ito. So yan. So kung magkakating kayo guys, mas maganda yung 1mm na cutting disc yung inyong gagamitin. Yan lang guys, yung ating paggawa ng ating 90 degree miter cut, one cut. So napakadali lang guys yung ating ginawa na 90 degree elbow na pipe. So kung inyong nasundan ay wala pong kahirap-hirap na gawin yung ating 90 degree one cut elbow na pipe. Sa iba kasi, kung lalo-lalo na kung ikaw ay pagyuhan pa lang, kasi yung ating pipe is below, parang mahirap siya ay 90. Lalo-lalo na pagka mag-cutting tayo ay hindi natin makuha yung tamang accurate na 90. So hindi gaya ng ating mga plate lang o kayong mga angle bar o mga channel, ay madali lang siya gawin 45. Kasi meron na tayong guide na 45 doon sa ating mga eskwala or mga speed square natin, ready 45 na lang. Lagay mo lang yan, markahan mo na lang. Dito sa ating pipe is bilog. Kung hindi mo pa alam, medyo mahihirapan ka. So sa totoo lang guys, ito'y napakadali lang din. Kung sundin mo lang yung ating formula na ginawa doon, napakadali lang. So kahit gumawa kayo ng 45 degree or kahit anong degree, 60 degree, 30 degree, ay pwedeng-pwede natin magamit yung ating formula. Kung hindi nyo pa napanood yung ating previous video na gumawa tayo ng multiple cuts, kung naalala ko yung previous video ko, 4 cuts yata yon or 5 cuts yung ginawa ko doon, ipa-plus ko lang dyan sa screen para mapanood nyo. Kasi yung ginawa natin ngayon dito is 1 cut lang. So mayroon akong ginawa dyan na 4 cuts or 5 cuts, hindi lang ako sure. So meron ako dyan, ilalagay ko lang dyan sa ating description box para mapanood nyo rin at pagkakuha din kayo ng idea sa mga elbow kung ilang cuts yung gusto nyong gagawin. Meron din tayong computation doon. So guys, maraming salamat sa iyong pagpanood at kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, ay huwag kalimutan yung aking channel na i-subscribe. Subscribe mo lang dyan at i-click mo na rin yung ating notification bell para ma-update ka lagi sa aking mga bagong videos na i-upload. At kung gusto mo namang mapanood yung ating fabrication works, meron tayong fabrication works dyan about piping or sa mga structural. Meron tayo dyan iba't ibang klaseng mga fabrication works. At sigurado akong marami ka rin matutunan dyan, lalo na kung ikaw ay isang baguhan pa lang na pipe fitter. So hanggang dito na lang tayo guys at maraming salamat sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. God bless. Thank you.